Hello mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Esme TV ko. Nandito ho tayo sa may Pasay po along Makapagal. Paalala ko lang po sa inyo, pagka pupunta po kayo dito sa may Makapagal, huwag po kayong dadaan dito sa may likod ng HK Plaza kasi nga po napakabaho dito. Makikita nyo po dito kasi ito puro restaurant po ng mga Chinese. Ewan ko ba't napakabaho dito pagka dadaan ka. So ito buti inalis po yung mga basura dyan. Dati po pagka uulan, kahit hindi umuulan, napakabaho. Pero ngayon okay na. Pero ang baho dito, lalo na pagbaha. Kasi yung mga basura dito minsan nilalagay po sa may dump truck. Kaso po hindi po inaalis. Kaya pagka dadaan kayo dito, ang hangin, napakabaho. Kaya kung sino man dadaan dito sa may Makapagal, malapit po dito sa may Old DFA HK Plaza. Napakabaho dito. Super baho, nakakasuka. Parang pagka malalanghap mo at didikit yung hangin, yung baho didikit din sa balat mo. Kaya payo lang po sa mga kababayan natin na dadaan dito, magtakip po kayo ng ilong, napakabaho po. Kasi matagal ko nang dinadaanan to. Sa tagal po ng pagtatrabaho ko dito sa malapit dito sa may HK Plaza, PNB building, dumadaan po ako dito sa likod. Napakabaho po talaga. Kaya pinapaalala ko, huwag po kayong dadaan dito sa may likod. Mabaho po talaga dito. Then i-update ko din po kayo kung ano po yung mga nandito sa harapan po ng DFA. I-check po natin kung ano yung mga nagaganap dito. Malinis ba ang kapaligiran? So dito makikita po natin yung pinaka-creek dito, may bahay na din po ng ating mga kababayan. Pero in fairness, malinis siya, pero may mga nakatira po dito ng mga nilagyan na po ng mga bahay-bahay. May mga vendors din dito mga kababayan. O makikita nyo dito may mga bahay. Ito may mga paninda dito. Ito naglalakad ako ngayon dito pero may mga nagtitinda dito mga kababayan. Ayan, ewan ko kung bakit walang ginagawang mga clearing operation dito sa Pasay. Diba tulad nga ng sabi ko, inutos na buong siyudad ng Kamaynilaan ay dapat linisin ang mga kalye. Kaso nga po, dito sa Pasay, wala pong nangyayaring mga clearing. O tignan nyo naman, ang dami pong mga nagtitinda dito. O yan po yung creek dito. Saka napakabaho. Lalo na dito sa may dito kung makikita nyo, papakita ko. Ito dito, napakabaho dito. Ayan. Mapapansin nyo, napakadumi din dito. Ayan o. Kita nyo yun, napakadumi. Ito, itong natatanong nyo na ano na to, yung parang may tubig dito. Ito, connected dito sa dagat ng Manila Bay. Tapos ito may water pumping station po dyan. Makikita nyo yan. Napakabaho dito. Ito rin yung sanhi ng mabahong hangin dito. At makikita nyo doon, puro basura po yan. Saka ito,
Madumi rin yan, napakadumi. So lakad pa tayo hanggang dyan sa may eto, makita nyo all DFA po yan. So check po natin kung na-cleared ba, kung may mga nagtitinda ba dyan, kung may mga nakakasagabal ba sa sidewalk natin. Makikita nyo dito madumi, puro basura. Ewan ko, tao din to eh. Yung mga individual din, yung mga nagtatapon. So dapat sana, higpitan po sana yung batas para magkaroon ng anti-loy, ano, anti mga nagtatapon. Kaso wala eh. Tapon dito, tapon dyan. Ito, ginagawa din ano to. So ipapashare ko lang po kayo. Ito nakikita nyo, papuntang DFA na yan. Kung sino yung mga nakapunta dito. Ito, may mga vendors po dito sa ilalim ng ano, overpass. Wala, hindi rin, ano, hindi rin tinatanggal po eh. Kita nyo po. Ah, dito po natin makikita yung mga sinasabi kong illegal parking na hindi naman dapat sila mag-park. Tulad dito, sidewalk ito pero paradahan ng terminal ng tricycle. Di ba bawal po ito? Kasi pag nagkaroon ng traffic, isigip po ang kalsada. Tingnan nyo naman, may mga illegal parking na mga nakaano dito. Malamang ito may bayad. Guro mo ilagay ito. Tingnan nyo, may mga sasakyan dito. Yan. Both side po. May kotse. Dito may kotse. Diba? Ito may mga notaryo dito. Kita nyo dito. Dito tayo sa sidewalk. Diba may mga nagtitinda, may mga nakapark. Ito may fishbowl po dito. Diba? Pati poste ng Meralco ang nilagay dito sa ano, gitna ng sidewalk. So dito tayo. Yan, may mga illegal parking. So dadaan po tayo dito, tatawid po tayo. Diba may mga illegal parking po dito. Nakakita nyo may kotse. Diba? Diba bawal ito mga kababayan? Pero in fairness, malinis po yung ano, yung pinaka ano dito, pinaka gilid-gilid ng mga ano. Ayan, dun din sa kabila, may lahat illegal parking po mga to. Ito yung mga talagang dapat mawala eh. Lalo na tulad nga nung sabi ko, yung papuntang Libertad, napaka-traffic dun. Kasi nga, tapat pa ng palengke, dun po lahat, pati sidewalk, inangkin na po siya. Diba, ang daming illegal parking dito. Sinakop na po nila. Buti dito mga kababayan, malawak yung sidewalk. Unlike din sa papuntang Libertad, grabe. Talaga namang wala kang dadaanan. Ayan, may mga nagtitinda. Kita nyo, may mga fishbowl po dyan. Eto, may kotse dito. Diba? Ayan, naglalakad lang po tayo dito sa may number 54 Libertad Street, Pasay City. Nasa tapat po tayo ng halina. So eto, may kotse doon. Makita nyo naman, nakapark po siya. Kung saan nagpa-park, basta may space mga kababayan, pwede mag-park dito. Napakaluwag masyado ng batas. Kaya, nako, huwag po kayong umasa na talagang sisigip ang bangketa, yung dali ng
traffic ko talaga napaka laking problema dito sa atin. Kasi nga kung saan saan nagpa-park, kung gusto yung mag-park pwede, basta may ano pwede. Sabing illegal parking, wala, pwedeng mag-park. Ayan, buti dito mga kababayan, lagi ko kasing nakikita na may nakapark dyan at may mga nagtitinda. So ngayon wala, wala akong makita. So eto dito, sa gilid na to may mga nakapark. May tindahan din dito ng fishball. Ayan, may mga tricycle po dito. Kaya nasa tapat po tayo ng Pasay Complex mga kababayan. Dito may park din dito. So ano-ano mga estudyante dito. Pero makita ko naman malinis ang ano, ang bangketa. Ngayon nga lang yung mga basurahan dito naka-plastic at nakakalat lang din. So dyan ko muna putulin mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po sa akin. Ito po si SME TV ko. Maraming salamat po. Mangipe, shoutout sa'yo. Salamat sa iyong pinadala sa akin na hot chili sauce. Mabuhay ka po.